65? Aha. Ako po, 55. Oh. Balo na ako ng 21 years. Oh. Pareho tayo. Balo na rin ako. 21 years akong nabalo, tapos... Oh, tagal na. May apat akong anak. Dalawang babae, dalawang lalaki. So, dalawang lalaki namatay. Yung dalawang babae, may asawa na. Okay. So, ako na lang ang dalaga. Matuwa maagang namatay mga anak mo, ma'am? Anong nangyari? Ay, hindi naman po. Hindi po. Nung nagkasakit po sila, nung 2015, yung graduating kong mechanical engineering dito sa PUP San Pamesa, gagraduate po siya ng April 13. Namatay po siya February 8. Nagkaroon po siyang aplastic leukemia sa dugo po. Tapos, yung panganay ko po, 31 years old nang mamatay, accounting, nagtatrabaho sa Makati, naoperahan naman sa ulo, nagkaroon ng malignant tumor. Kaya, dalawa na lang babae ang natira ko. Tsaka ikaw, puro dalaga. Ako na lang po. Naghahanap kung sakali. Kung merong magtsatsaga. Kaibigan. Ganun ba? Ikaw naman, sir. May apat na anak na rin ako. Pero lahat may mga pamumuhay na. May kanya-kanya lang sariling buhay. Wow. Dalawang lalaki, dalawang babae. Okay. Parehas pala tayo. Ako, nag-iisa na rin ako rito. Wala na rin akong kasama rito sa bahay. So, paminsan-minsan yung anak ko kasi nagtatrabaho dun sa isang lugar. Umuwi weekend. Buwin ko siya sa akin. Nag-i-stay rito ng isang gabi o isang araw. Tapos sa alis na rin. Ganun lang. Kaya tuwing isang linggo, Monday to Friday, nag-iisa ako sa bahay hanggang linggo. Linggo hanggang Friday. Wow. Ako lang mag-isa. Ako naman po sa ngayon, nagtatrabaho ako dito sa Manila. Bali, dati ang trabaho ko, manager sa laundry. Ngayon, caretaker ng bahay. Okay. Ngayon, wala pang mga borders, so wala, hindi papasukan. Kaya, solo pa lang ako dito sa bahay. Hindi niyo sarili ang business? Ay, sa kapatid ko po ito. Okay. Sa nanay ko po kasi ito, namatay yung nanay ko ng January, tapos... pinaayos ng kapatid ko na nasa Singapore. So, ako ang magbabantay ng mga borders. Saan sa Manila? Santa Mesa po. Santa Mesa? Okay. Dito lang sa may PUP, Mascom. PUP? Tagal din ako sa Manila kasi 20 years old. Kaya dyan lumaki mga anak ko. Wow! Kaya wala na akong trabaho, pensioner na ako. Lang dito lang ako sa bahay. Pensionado. No. Wala rin magawa. Kaya, kung saan yung parang na-spend ko ba yung sarili ko na ma-enjoy na lang, gano'n na lang. Ayaw ko na magtrabaho. Talaga kasi. Po. Kasi, tandaan na. Ayaw ko na i-pressure ang sarili ko sa trabaho pa. Oo. Gusto ko lang nang mag-relax, enjoy ang natitirang buhay. Ganun lang kasi. Ganun lang talaga. So ano po ang pinagkakabalahan mo ngayon? Sa ngayon, wala. Yun na nga. Sabi ko nga, dito lang ako sa bahay. Ang ginagawa ko lang, pag may mga, kasi dami, may mga kaibigan din ako, makalabas na ako sa bahay pag... susunduin ako ng kaibigan ko dito o either may mga okasyon. So, nagtitibang na lang po. Dito lang talaga ako sa bahay. Ano lang TV, exercise, kunti, gano'n lang. Opo. Wala na. Kaya ako, ba't ka sumali dito sa programang ganito? Wala po. Naghahanap lang po akong mga kakasama or mga maging kaibigan. Kasi solo nga lang po ako eh. Solo-solo lang po ako eh.
Ah, okay. Ganun din ako. Ang sa akin naman, natutuwa lang ako doon sa napapanood ko ba. Opo, nakikinig po kasi ako ng program nila. Hindi kasi ako makapasok sa Viber. So, nagpa-try ako kagabi sa Emo. Sa Emo ako nakapasok. Kaya, sabi ko, try ko kung makapasok ako. Kung pwede. Ako, ganun lang. Ganun din ang ano ko. Yung magkaroon na may kausap lang ako. Ganun lang. Opo, oo. Talagang nag-ano ko ng... Tulad ng sulusulo, kailangan may kausap. May dad na rin ako. Ayoko naman na pipilitin ko sarili ko sa isang tao na siyempre sa edad ko ba? Ayoko naman na. Hindi ka pa po halata na 65? Ha? Hindi ka pa po halata na 65? Blooming. Parang 50 na lang po eh. ilang taon na ho kayong separated, ma'am? Ako po, ano, balong patay po ako, 21 years. Namatay po yung asawa ko. Sakit. Mm. 20 years. Hindi pa po kayo nagkaroon ng ano, ng boyfriend ulit niyan? Eh, nagkaroon na po ako ng ano, kaso hindi po tumagal sa akin. Ayaw to sa akin eh. Kasi? Kasi sabi niya na parang na ano ko daw siya sa liig. Na ayaw niya po kontrolin, ayaw niya pagsasabihan kasi pala inom siya. Kaibigan. Pero pala inom na siya nung makilala mo, ma'am. Nainom-inom na din po siya. Pero pag nauwi doon sa lugar namin, kasi magkalugar lang kami, kung ang dala niya ay 20K, iinom niya lahat sa mga kaibigan niya. So yung kaibigan niya ang ano, nakikinabang. So sabi ko sa kanya, mag-ipon-ipon siya para sa sarili niya kasi tumatanda na siya. Mamaya niya, magkakasakit siya, wala siyang panggamot sa sarili. Hindi naman siya matutulungan ng mga kaibigan niya. Nung namatay siya, ma'am, nung namatay siya, pumunta naman po yung mga kaibigan niya. Ay, hindi pa po. Sa akong sakali lang po, buhay pa siya ngayon. Nagtatrabaho siya ngayon. Lakas-lakas ng katawan eh. Balong, akala ko pa, balong patay. Balong buhay pala. Ako po, balong patay ako ng 21 years. Okay. Tapos nagkaroon po ako ng boyfriend. Ah, okay. Yung boyfriend mo pala yung tinutukoy mo. Okay, sige. Opo, yung boyfriend ko ang tinutukoy ko. May trabaho naman siya. So, hindi siya pwede magtrabaho naman ng mabigat. Kaya sabi ko sa kanya, hindi ka pwede magtrabaho ng mabigat. Kahit siyagaan mo yung trabaho mo, yung kita mo, ipon-iponin mo, hindi ubos biyaya, ubos inom. Magtira ka sa sarili, sabi ko. Nagalit sa akin, pig-block ako sa Facebook, pig-block ako sa CP number, so wala nang kontak. Tapos ang maligayang araw. Sa akin naman eh, sabi ko naman eh, hindi pa naman siguro huli ang lahat, makakahanap pa siguro ako ng makakasama ko sa habang buhay. Diyan si Zero. Kung sakali lang naman. Balay mo, baka mayroon pang maligaw dyan. Ikaw sir, hiwalay din sir ano? Ha? Hiwalay din po kayo? Anong ibig mo sabihin? Hiwalay sa asawa? Balong na rin. Ilang taon na po? Balong patay po, balong buhay. 10 years na namatay ang asawa ko sa breast cancer. So, talagang widow na. So, hindi ka na po naghanap ng makakasama? Hindi na. Ang sa akin naman kasi, yung... kung gustuhin ko, pwede pa nung namatay siya. Kaso lang, para bang... gusto ko na lang gusto ko na mag-solo na lang muna sa buhay. Kasi, ano eh, so, parang sa sitwasyon ko noon, kasi mahirap magganap ng kasama na wala kang mang i-handle na financially, no? Na hindi stable. Mahirap naman yung ganon. Kaya nabuti ko na magsusulo na lang. Nga po. Ganon din po inisip ko. Tinutukan ko yung anak ko eh. Saan ka focus ako sa anak ko? Hindi ako nag-ano sa ano. Kung tutusin, dapat noon may asawa na ako sa tagal na yun eh. Kasi ang bunso ko, bali 21 years na rin eh.
Nang mamatay ang asawa ko, nakapapanganak ko lang 2 buwan yung baby ko. Pero napabinyagan pa bago siya namatay. Bato namatay yung tatay, okay. Yung tatay nila, ma'am? Nagkasakit po eh. Oh. Parang diabetes. Eh wala na, yung mga lalaki sa buhay ko nawawala eh. Diyari, 2 babae na lang na anak ko ang natitira sa akin. Pero solo ako. So ngayon nag-iisa ako, kaya sabi ko pindot-pindot nga ako cellphone baka makahanap ng kachat. Pero talagang naghahanap ka talaga? Opo, naghahanap talaga ako kasi wala nga ako kasama sa buhay. Naghahanap din akong kachat kasi sa maghapon, araw-araw, habang wala pang mga estudyante, wala pang na-inquire na border. So naghahanap talaga po ako makakausap. Kung naman, mas okay naman talaga kung may kasama ka, no? O, depende naman sa sitwasyon at depende naman siguro sa inyong dalawa. Kung gano'n, kung kayo talaga, kung gano'n pa. Oo. Yun lang, depende. Hindi naman natin masabi na talagang pag gusto mo na lang makakain mga paraan na nangyayari na hindi maganda. Mm-hmm. Kaya ako, hindi ko iniisip talaga. Hindi ko pa naisip na yung magkaroon ng ganyan dahil baka naisip kasi para hindi ko kaya eh. Yung mga ganyan. Hindi ko kaya gampanan. Kakainin na tayo, so parang libang-libangan na lang. Ang sa akin na lang, gusto ko lang may kausap. No? Katulad ka ganyan. Ganun naman talaga po pag nagkakaedad na eh. May makakausap ka lang. May maikikwentuhan ka lang sa maghapon na kung ano. Kasi ganito, nag-iisa ka lang, wala kang makausap. Kaboring naman. Oo nga naman. By the way, sir, salamat nga pala sa'yo. Sir DJ, salamat nga pala sa'yo. Welcome ah. Magpasalamat na lang kayo kung kasalan ninyo kasi pwede naman na kayo magpakasala. Baka bukas sa makalawa, wala na ni sir. Wala nang, wala na, tapos na. Hindi na magparamdam. Oh, hindi. Parang sa opinion ko lang, sa bagay na ganito, kasal, na ganyang edad, kagaya ko, parang hindi na rin advisable eh. No? Hindi po, makakakwentuhan mo sa maghapon, makakasama mo, so, yun na lang po yun eh. Para sa akin, companionship, kung nagkaintindihan kayo, gano'n na lang, sabihin na yung magpakasal kayo, kasi magpakasal wala kayo. Wala na po yun. Wala ano na yun eh, yung kitang tao na lang yun, yung para okay. Bang, para malaman ng tao na ano kayo. Meron din po nangyayaring gano'n eh. Meron din po nangyayaring gano'n. Oh. Bata, matanda. Sa mga ganito nga pang edad, hindi na kailan yung kasal. Ay, importante na. Hindi na, oo. Oo, nagmamahalan kayo, ganyan. O, nakikindihan kayo sa lahat ng bagay. Ganun, kaya hindi ako naniwala sa ganyan na kasal kayo sa ganitong edad. So, para bang matatawakan tao sa inyo eh. Matatawa pa. No? Mas gusto lang tao na okay. Magkasundo kayo. Kasama kayo. Yun nga po ang hinahanap ko eh. Yung magkasundo kayo na hindi kayo laging nag-aaway. Oo. Yan pa matutuwa ang tao. Kaya nakakadala minsan eh. Yung nakuha ko kasi halos nag-aaway kami. Halos nag-aaway kami. Hindi nagtagal eh. Dapat kumuha ka na yung pasensyoso at saka maano yung isipan, yung positibo at saka malawak ang isip. May madali makaunawa sa lahat na ano. Ayoko na rin sa lasinggo eh. Ang mahalaga sa lasinggo, mga kaibigan niya, hindi asawa eh. Depende naman yun. Yun nga, yung iba yung lasinggo, iba yung... Minom lang. Kasi ako, minom din ako eh. Mm-hmm. Oh, puminom pero pag may okasyon or bihira. Ayun naman ay pag nauwi ng probinsya, 3-4 araw, kung magkano ang dalang pera, ubos, pamasahe lang ang dala pabalik. Ay, tama yun. Ay, hindi naman ay, tama yun. Niya, yung kaibigan niya, tapos yung pangkain niya, wala, hihingi sa akin. Hindi naman ganun. Hindi naman ganun. Dapat sa kanya niya, pagdating niya, may buti ka ni Kukukun sa ulo niya. Kaya nga eh, responsable eh. Responsable. Ay, ngayon, malakas ang loob na ipag-block niya ako sa cellphone, sa Facebook. Okay lang naman sa akin. Di wala naman sa akin. Di naman sa akin kawalan yun eh.
Pangit naman kasing ganyang galit sa tumatanda ka na ganyan. Pagka ganyan kukuha ka ng kinakasama mo, maglaan ka din ng oras para sa sarili mo. Hindi puro barkada, puro alak. Oo naman. Eh, uuwi siya, babalik siya ng Manila. Sasabihin niya, naubos yung dala kong 20K, 25K, nadapil pa ako. Ganun ang sasabihin. Hindi lalo kang magagalit pag nasabihan ka ng ganun. Magkukuluan dugo mo. Ayaw niya pagsasabihan. Eh, di bahala siya sa buhay niya. Eh, teka, ano nga pala nakalimutan ko? Ano nga pala pangalan mo? Leia. Leia, okay. Kayo, sir. Anong pangalan niyo po? Rami. Po? Rami. Rami? Oh, Rami. R-A-M-Y. Rami. Parang Romy. Oh, parang ganyan. Pero A lang sa akin. Apo. Ayan nyo, makakahanap din kayo pag, ano, tuturuan kita. Sige po. Baka may mga kasama ako, kaibigan ako maano sa'yo. Oh, sige, sir. Sige, sir. Wala na yata kayong tatanong. Depende sa'yo. Sa akin na, okay pa lang eh. Kasi kung gusto mo yung ubusin natin oras para mag-usap, wala pa rin ba? Wala naman akong gawin. No? Gusto mo kausap, kung hindi ka man busy, okay man. Ay, ako okay lang ako. Hindi po, nakatulog na ako eh. Kagigising ko lang eh. Sana ako. Asan yung mga anak nyo ngayon? Dalawa na lang po, babae. Pares, may asawa na. May mga apo ka naman. Nasa probinsya. Nasa ma'am nyo sa bahay? Ay, wala po. Nasa probinsya. May kanya-kanyang bahay sila. May mga apo ka na po, ma'am. Mag-isa dyan sa Santa Misa? Opo, dito. Kinuha ako ng kapatid ko eh. Nasa probinsya ako eh. Namasukan kasi ako dati manager sa laundry. Hindi nila ako naririnig. Ngayon, nang mamatay yung mama namin, pinaayos itong bahay, pinauupahan na ng kapatid ko. Ngayong pasukan. Gira lang ka mo, pumuli ko ah. Wala man tao, balayan nyo. Ma'am, sabi ko kung may mga apo na po kayo, di nyo ako naririnig. Sunggod ko ah. Apo ko, bali, lima na ang apo ko. Lima na? Apo. Ang sa akin, pito. Pito yung apo ko. Eddie, wow. Okay po. May kasama ka ba dyan? Po? May kasama ka dyan? Sa inyo? Wala po. Wala po. Yung electric pan kasi, ang hangin. Yung mga anak ko, may anak ako sa labas. May anak, ibig sabihin may anak ako na nandun sa ibang bansa. Wala, papasukin yung sir maulan, sisipunin yan. Uh-huh. Oh, dalawa anak ko. Ang dalawa nandito. Yan. Sa labas, ibang bansa pala. Eh, yung anak ng isa, natala babae, nandun sa ibang bansa, may pamilya na rin. Wala sila. May anak dalawa. CTC na po doon. CTC na sila doon. Doon na sila naninirahan. Okay po. CTC na sila. American citizen na sila. Doon na sila naninirahan. Kasi doon din ako nanggaling. Nagbakasyon doon ako. 5 years ako doon. Trabaho, umuwi ako rito. Dahil nga eh, ayaw ko na. Ganun. Sa Amerika, yung isa sa Canada. Wow! Swerte mo pala, sir, sa anak mo? Hindi naman. Swerte. Ang ano ko naman dyan, hindi ako nakikailan sa buhay ng buhay nila. Ibig ko sabihin, nakaalis sila. Hindi ako umasa sa kanila kasi may mga buhay naman sila, may pangangailangan din naman eh. Ay ako may matanggap na ako na pension ko, hindi ako umasa sa kanila kaya hindi ako nasabihan ko sila. Kaya naman ng sarili mo yung pension mo eh. Maliban lang talaga kung mayroon silang ibibigay na kusa talagang gusto nila, yon. Pero sabihin na yung pinapadalang ka buwan-buwan, ayaw ko yung ganun kasi parang ayaw ko naman na maging responsibilidad ko nila. May pamilya na sila eh. Kung magbigay, magbigay. Kung hindi, okay lang. Wala naman problema sa akin eh. Kaya ko mabubuhay mag-isa eh. Oo po. ako rin, kaya ko rin magbuhay naman sa eh. Basta maging positibo lang lagi. Mm.
Kaya ako ganito. Tantang ko na, 55, ano? 55 po. Lapit-lapit na rin mag-senior. Malapit na mag-pensyon. Mga ilang years na lang. 5 to 6 years, pensyonada na rin. No. Enjoy lang sa kung anong dapat na kaya ako, ganyan ginagawa ko. Enjoy na lang. Upot na mga kaibigan, kasama. Okay lang yung ganyan, pambira. Pero yung umaga, maghapon, magdamag, nag-iinom, ay nako, hindi maganda yun. Ano naman yun? Depende, no? Para sa akin, ha? Depende, basta okay lang, wala maging problema, hindi ka nakadisturbo, no? Nasatawa naman kasi, eh. Ako, minsan na umaga rin ako, no? Alas dos, mga ganyan, law na. Pero yung, hindi yung lasing ka, yung na magahan ka dahil doon sa kakwentuhan, no? Napasarap sa kwento, masaya, pero yung umiinom ka ng inom na lang. Nakikitulog sa kainuman eh. Pagising, inom na naman. Doon na nakikitulog sa kainuman, pagising, inom na naman. Abuso na yun sa sarili. Ayun na eh. Liligo lang, pakaligo, lalarga na naman, iinom na naman. Pag naubos na ang pera, babalik na naman nila. Tatrabaho na siya. Hindi yung matinong isip doon. Hindi naman naman yung ganyan na igugali. Hindi naman dahil. Nagyayabang eh. Nagyayabang. Oo, yabang ng tawag doon. Kasi kakayod ka, pinaghirapan mong ilang araw sa Manila. Dagay susimang tatlo, apat na araw. Hindi pa masahe mo pabalik, halos walang matira. Oh, no, kasagsagan ko ng medyo bata-bata pa ako eh. Naranasan ko rin ganyan. Ganyan na rin ako dati. Yung parang pawala, bahala sa bahala na bukas, parang gano'n niya, bahala na. Oo. Oo, parang gano'n. Bahala na, ang mata kayong barkada. Ay, ngayon, nasa na yung barkada? Oo. Gano'n talaga. Baka yung kakilala mo eh, baka hindi pa nagsawa sa kabataan niya, kung baka wala pa siya. Halos magkasing edad lang naman kami. Hindi, baka wala pa siya siguro na punta doon sa punto na nagkaroon siya, nagmasakit sa, yung leksyon ba, yung aral ba, yung dapat bigyan siya. Wala pa siguro na punta sa ganyan. Wala pa nararamdaman. Okay pa siya, parindam niya, okay pa siya. Pero pag makaranasan ng sabi ko sa kanya, kahirapan o something na daw siya. Yun ang sabi ko sa kanya, mag-ipong ka habang malakas ka, kasi pag nagkasakit ka, paano ka? Hindi ka naman kakumatutulungan ng kainuman mo, ayaw niya makinig. Di ba, hala siya sa buhay niya. Oo naman. Hindi niya na kinaya, ma'am. Na-blockan niya. Oo. Oo. Hindi nasunod eh. Hindi. Dapat kasi sa magkasama, give and take. Oo naman. Magbigayan. Bibigyan mo siya ng mag-inom, hindi naman yung kung ilang araw siya mag-uwi, babakasyon, yun yung araw ng pag-inom niya. Pag naubos na ang pera, saka babalik siya ng trabaho, Manila, ilang araw niya paghihirapan na naman. Parang ang tawag doon nila, no? One day millionaire. Ay, hindi. Pangit. Dapat. Pangit nga yun eh. Hindi nagtagal sa akin kasi sinasabihan ko ng ganun. Ang sagot sa akin, pinagpagura naman daw niya yun. Oo nga, pinagpagura niya. Ang sa akin lang naman, sinasabi ko lang, kung magkasakit ka, saan ka kupupulutin? Wala kang makukuha ng magandang sagot, maganyan ang guwali ng tao. Wala kang magandang... Ang sagot niya. Ang sagot nga niya, sa isang buwan, bibigyan ka 1,000. Tapos, sasabihin niya, tama na yan, 1,000 lang. So, pinagpagurang ko naman yan. Hindi mo naman yung pinagpagurang. Ano pala yun? Papainom niya na sa barkada niya para siya nagtrabaho. Pag walang-wala, paano? Ako. Mabuti na wala na kayo. Wala na kayo. Hindi na kayo nagsasama. Ay, hindi po. Parang nagsama lang kami ng 3 o 4 na buwan lang. Pero, lang sa trabaho ka lagi yun. Bihirapan mag-uwi. Okay. At ako din, okay. Nagtatrabaho din ako. Bihirapan magkita. Yung pagawa ko ng bahay itong huli. So, bali, nag-live-in lang kami 4 na buwan halos. Yung pagawa ko ng bahay. Pero nagkikita pa kayo? Last na magkita kami nung January. Tapos, yun nga, nabalitaan ko, umuwi ng New Year doon sa amin, nag-inom siya, na ipinubos siya lahat yung pera. Tapos, ang reply sa akin, wala daw akong pakialam, pinagpaguran niya yun.
Tapos sabi ko, grabe ka naman, ba't kaibigan mo ang inaano mo, matutulungan ka ba ganyan pag nagkasakit ka? Ang ginawa niya, feedback niya ako, inano din niya ako sa blacklist din sa cellphone. Pag ganyan, iwasan muna siya, iwanan muna, maghanap na ng iba. Kaya nga eh, makakahanap ako makakasama na hindi ako mangungunsumisyon. Oo, problema sa buhay yon, maghanap ka ng iba. Kaya nga po eh, parang tao, ang sa akin naman kasi, ang hinahanap ko naman yung makasama talaga habang buhay eh. Yung oo, naman, ano, oo. Kailangan kasi give and take eh, paano po give ka sa kanya? Makakahanap ka talaga doon, kaya free lang, mga ganyan. Kailangan huwag lang mawalan na talaga. Kung gusto mo talaga, may dalating talaga para sa'yo. Ma'am, nung nasa probinsya po yung boyfriend mo, na umiinom, tinatawagan niyo po ba o sa text lang? Pinagsasabihan? Sa text lang po. Oh. Na-text siya. Tapos pagka nagiinom, sasabihin, nagiinom ako. Sabi ko, oh, sige, magtira ka naman ng panlakad mo ha. Baka ubus biyaya ka na naman. Kailangan makauwi ka. Oh. Eh, sagutin ka ba naman, wala kang pakialam. Nag-i-enjoy ako sa kaibigan. O sige, pag nagkasakit ka, tutulugan ka ng kaibigan mo. Oh. Sa text yun eh, lang. Eh, nagalit. Sa text yun, tapos block niya. Hindi pa, tinawagan ko pa siya. Oh. Pagka sabi kong bakit ako, saan mo na iniwan yung ano, yung motor, kasi may motor, saan mo ka ako iniwan, pwede ko makuha yung susi. Oh. Wala daw, tinapon niya na sa dagat, sabay tig-block na ako. Saan yung motor? Eh? Ay, nasa province siya, dala niya yung motor. Ano po ba? Paano yun? Hindi po, kasi meron akong kinuha na motor, na second hand siya, pero okay pa naman. Nung magpa-Manila, sabi niya sa akin, iwan niya muna doon sa kaibigan niya at hindi man nga ako marunong mag-ano. Sabi ko, sige, kasi magpapa-Manila din ako. So, iniwan niya. Doon sa iniwanan niya, inalis niya, nilipat doon sa isang kaibigan. Pagdating doon sa kaibigan na isa, binalik doon sa ano. Ngayon, tinatanong ko na saan yung motor, yung pinag-iwanan, nagtatangging wala. Parang kakutsaba pa yung pinag-iwanan. Ngayon, nalaman ko na nandun din, tinago. Nandun sa ano, hindi nagalit din ako doon sa pinag-iwanan. Sabi ko, bakit di mo sa akin sinasabi ang totoo? Ay, sa akin naman kakuyang motor, hindi naman yan sa kanya. Ba't kakuyang di mo sa akin? Tinatanong ko kung nasaan yung motor, sabi mo, wala. May nakapagsabi ka ako sa akin, nandyan, pinicturan pa ka ako. Hindi siya nakaimik. Eh, tinawagan yata yung isa. Yun, doon ako pig-block. Eh, okay lang naman eh. Wala naman sa akin, ano, hindi naman ako kawalan. Hindi naman siya kawalan sa akin eh. Eh, na-high blood ako pag sabi ng kinapon sa dagat daw. Eh, malapit lang kasi kami sa dagat eh. Sa probinsya. Halos magka-isang ano lang kami. Isang lugar lang. Ah, okay. At talagang magkakala talaga pala kayo? Oo, magkakilala kami. Ah. Hindi, umalis siya kasi doon, grade 5. Tapos, bumalik siya. Ito ng ano, hiwalay na siya sa asawa. Nung nakalipas ng 3 taon, nagkita kami ulit. Doon kami nagka-ano, kita. Tapos lali, yun, nagsama na kayo? Nagsama kami 3-4 buwan pagpagawa ko ng bahay, tapos nagtrabaho siya dito sa Manila. Pag nauwi siya doon, hindi man ako nauwi. Pag nauwi ako, hindi man siya nauwi. Hindi kami nagpaano, bihira kami magpangita. Ah, okay, parang wala kayong time sa isa't isa na oh, parang ganun. Buwan man lang. Oh, mag pag nag kasi, ano kayo, mainipin kasi siya, maiinis siya eh. Pag ang dami kong tanong, eh ako kasi tanong ako ng tanong sa kanya eh. Ang dami kong tanong, nagagalit. Huwag daw akong tanong ng tanong, naiirita daw siya. Sabi ko, masama ba yung magtanong? Pwede naman yung ganun eh. Tatanong lang naman eh. Dapat yan, ang ganyan na tao. Pag may bisyo sa inom, huwag mo na sa piyaga inom, kayong na lang dalawa mag-inom. Eh sabi ko nga sa kanya, ay, ayaw naman niya. Ayaw naman niya ako kainuman. Gusto niya, may yung mga kaibigan niya. Nagyayabang nga, kasi pinagyayabang nga niya yung dala niyang pera. Sige ang painom, sige ang painom. Ay sa akin, di niya ako mayayabangan eh. Eh doon kasi pag barkada kasama niya, masaya doon. May mga, minsan nagbumurahan pa sila eh. Sana naman pag uminom kayo, minumura mo din. Para masaya. Ay, ako pa nga ang minura eh. Di minura ko na rin. Ayun lang. Ako pa nga ang minura, ay di minura ko na rin. Ay nagalit na ako, mumurahin mo ako. Binalik ko sa kanya yung mura niya. Eh galit. Kaya ganon. Tapos, gumamit ako ng ibang number para tawagan ko siya dahil para makuha ko nga yung motor. Pinatayan ako ng cellphone. Sabi ko, makikita rin ako tayo, lit-lit ng mundo. Eh nakita ko na nga eh. Dinaanan ko na kahapon doon mismo sa lugar ng tinitinda niya. Di lang hindi ako nakita at nakamotor lang ako.
Nakita ko lang, sabi ko makukuha ko rin yan. Ganon padali, ano, Van, ang baka ayaw niya lang yung taong masyadong madaldal. Hindi, kasi dinadagdalan ko lang naman siya pag ganyang inuunan niya ang kaibigan niya eh. May panahon naman dun para sa ganun eh. Hindi naman yung uuwi siya sa iyo. Kung apat na araw siyang uuwi sa iyo, dun siya mag-ano sa panahon niya dun sa mga kainuman niya. Eh, paano ka, ano naman tayo? Wala nang time. Sa tingin ko, ganyan ang mga ugali na tao kasi magkasama kayo sa mabubong. Sa tingin ko lang, hindi po sa mga, kasi yung tao hindi mo makuha sa puro daldal, puro galit, puro salita. Hindi, ganyan na tao. Hindi mo siya ma-ano eh, hindi mo yan makontrol. Ayaw mo siya. Dapat yan, sabayan siya. Ay, ginabig ka. Para bang ano mo siya, tawag nito. Ay, welcome. Parang sasakayunan. Sakayan mo siya. Hanggang madalas, hanggang sa maintindihan niya kung ano ginapag dating niya, punasan mo siya. Ang ganyan, bali, huwag niyong pag-uwi niya. Pagalitan mo siya, sigawan mo siya. Hindi kami nag-aano nun kasi bihira nga kami magkita kasi nga may trabaho ako. Lagi ako dito sa Manila. Eh, siya may time siya na uwi doon. Apat na araw, limang araw. Pinakamahaba isang linggo. Yung lambingan niyo ba? Walang paglalambing na pagsasama? Dati meron eh. Nang makakuha kasi siya ng babae, nawala na lahat. Kasi sa pinagtatrabahuhan siya, niya, siyempre, hindi maiwasan. Siyempre, lalaki eh. Eh, ayaw aminin. Yung katrabaho niya, nagkwento na sa akin, nagsusumbong na, hindi pa rin niya inaamin. Mayroon pa siyang hinahanap-hanap pa talaga na wala sa'yo, manakita eh doon sa iba, ganun siguro. Para bang iba-ibang... Eh siya naman kasi iwalay naman siya sa buhay eh. Iwalay naman siya sa buhay. May tatlo siyang anak eh. Eh nakausap ko nga yung anak niya sa una, sabi niya. Ba't kasi iniintindi mo pa yan? Ako nga, since na pinanganak ako, sabi niya, hindi ko yan kinilalang tatay ko yan eh. Kasi sabi ko, unawain mo naman ang papa ko kasi ganito, ganyan, ganyan. Ay naku tita, sabi niya, hindi ko na iniintindi yan kasi since birth, hindi ko yung nakilalang ama. Oo, naggawa lang siya sa akin pero hindi ko naturing ang ama yun. Galit din yung anak sa kanya eh. Oh, hindi mo naman sisisi yung mga anak. Hindi alam. Sarili nga siyang ano, ay siyempre, ang pagsisisi nung nasa huli na, magsisisi siya pag wala na. Pag yung nakakaramdam na siya ng ano, doon na siya magsisisi. Sino kaya matimbang? O yung isa, ganyan. Oh. Doon na siya magsisisi pag nakaramdam na siya. Oh, yun. Sa ngayon, enjoy yas ang... sa ngayon, enjoy siya, inom siya, may magawa yung gusto niya. Yung may darating araw, talagang mabibigyan siya ng araw. Nagkaroon siya ng problema sa katawan, sa sarili niya. Ganun ba? Ganun man lang yun eh. Ang tao kasi, pag walang, pag hindi binigyan ng leksyon, hindi magbabago eh. Oo, ganun talaga. Ang talaga, isa doon. Pagsisisi, nasa huli. Oo, kaya ganun. Ganun talaga. Kaya ako, dami na akong naranasan na bisyo. Pero ang tao kung gusto magbago. Isip ko ng pamilya mo, sarili mo. Ano yung sarili mo? Yung mga sobrang parang hindi na bagay, dapat iwala mo na. Balo ka na makontrol sa sarili mo. Dapat may time ka sa asawa mo, may time ka rin sa kaibigan. Hindi ubos yung oras niya sa kaibigan. Hmm. Kung naman, siyempre, kung may pamilya ka na, ang alos, ang time mo, nasa pamilya mo na, hindi yung ang sa dito, ang mas ang priority mas na, mahaba ano, pa yung time mo. Nga, kainuman, ang priority. Kaya hindi kami nagtagal. Ay, ayaw ko naman ng ganun. Pinapayagan naman siya mag-inom maghapon, kahit magdamag. Hindi naman yung uubusin yung oras ng apat na araw, limang araw, inom. Ay, hindi naman maganda yun. Mas importante yung pamilya sa... Kaya nga, sabi ko, ba't kumuha ka pa ako ng kinakasama kung gaganyan ka lang naman eh. Kaibigan lang dyan lang yan eh. Ano lang yan, kung pamilya eh, pag wala yan sa'yo, ano na yan, mas mahirap yun. Ang kaibigan, mas madali maghanap ng kaibigan. Kasi hindi lahat ng kaibigan, ano eh, tutulong sa'yo o kaya talagang... Sabi ko, pagkaibigan ang kakuyan sa'yo kasi napapainom mo, hindi sila nagagastos, ikaw ang nagagastos. Pag naubos ng pag-inom mo, hindi ka na yan, hindi na lalapit sa'yo, lalo na pag nakaramdam ka na ng sakit. Hmm. Tama ko yun, no? Eh, ayaw niya ng ganun eh. Eh, maigi pa magsolo na lang. Hanap ka ng panibagong kaibigan.
Oo, oh, mag-aarapin ng iba. Pag-ibang. Makamalay mo. Nandiyan yung tabi-tabi. Yeah, ako, okay na ako yan. Ano, nakausap kita, no? May, ano na ako. Kumbaga may... May aral ba? Oo. Oh. Yes, nakapagbigay ako ng kunting... aral. Oo. Oh. Kunting payo. Hindi man ako, hindi ka naman wala ng pag-asa. Habang buhay daw may pag-asa eh. Hindi man yan dala. Siyempre, tatagal pa tayo. Wala nga go. So, sige na sir, bye na po. Oh, ikaw? Wala na akong masasabi eh. Okay, ganun ba? Wala na po akong sasabi, wala na akong matatanong. Thank you na lang po. Okay, salamat din po. Sige, thank you. Sir Daddy, thank you po. Okay na po ba? Thank you. Bye. Okay, bye-bye. Thank you po. Sir, thank you, sir. Thank you. DJ Jill. Wanted, sweetheart. Wanted, sweetheart. Ang sabi ng mga viewers natin, baka daw po hindi nasasakal kay ma'am, no? Yung boyfriend niya. Baka naingayan. kaya na-block siya. Hindi nasasakal yung boyfriend niya. Hindi naingayan. Ewan ko, umot sa langaw. Oras natin 18.